Harap nyo sa akin si Bugoy na Koy-Koy! Iharap nyo sa akin! Hindi yaman at haba ng tik ang basihan bilang lalaki, ang basihan paninindigan. Ngayon, ito ang hamon ko sa'yo, Bugoy. Hinahamon kita sa isang debate. Patunayan mo ngayon lahat niyang mga sinasabi mo, yung tungkol dun sa Pantuition Pinong Marketing, eh, dapat sa'yo na lang ibigay. Tapos patunayan mo yung sinasabi mo na ikakabuti ba ng kapwa-tao yung sinasabi mo, let your man cheat in peace. Tapos patunayan mo rin na walang sinabi si God na huwag magparami ng asawa. Patunayan mo yan. Hinahamon kita sa tatlong tema. Ang hamon ko, debate, hindi suntukan, hindi barilan. Kung talagang lalaki ka, hinahamon kita sa isang baginoong debate. Sigurado ako sa iyo, kung ihaharap mo sa akin si Bugoy, hindi makakalatoy yan. Maniwala ka sa akin, hindi makakalatoy yan kahit isang beses. Chichester, ito ang hamon ko sa iyo, ito ang challenge ko sa iyo, sir. Hinahamon kita sa isang friendly debate. Patunayan mo yung point mo at patunayan ko yung point ko. What is up, yung mga bahay? Welcome again dito sa ating Mounting Tahanan at maraming salamat sa iyong pagbisita. For today's video, mga bahay, I'm gonna be reacting to this one. Boss Idol, masama po bang maging sip-sip sa boss? Yun nga, sinasuggest ko eh. Bakit? Kasi pag nagkaroon ng opening, syempre, automatic na kagad. Pero, bukod sa pagiging sip-sip, dalawang factor yan. Una, pagiging sip-sip sa boss mo na pinakapaborito ka ng boss mo. Pangalawa, performer ka rin. So kung ano metrics nyo sa trabaho, dapat namimit mo. Kasi kahit ano pang sip-sip pa sa boss mo, tangina, kapag hindi mo naman namimit yung metrics kasi kupal ka rin klase ng empleyado, lagi kang late, lagi kang absent, pero paborito ka ng boss nyo, patangina, pag pin-remote ka ng boss mo, kasiraan pa sa boss mo yun. Yes, tama. Kaya lang, sandali. Hindi naman sa minamali kita, sir, no? Pero sa tingin ko, magkaiba lang tayo ng definitions ng sip-sip at saka yung ma-PR. Pero anyway, hindi pa naman tapos. Ito muna, kikinig muna ako ng dulo. Diba? Dalawang factor yan. Isa, pagiging sip-sip. Isa lang yun. Pero kailangan namimit mo rin yung metrics. Kung gusto mo ma-promote ng mabilis, yung dalawa na yun, imit mo yung metrics, tapos maging sip-sip ka sa boss mo. Yun ang sagot ko ron. Kasi tignan mo, isipin mo yung konsepto, anak. Kung lumbawa, pantay-pantay kayong lahat. Mm-hmm. Tapos pare-pares lang naman kayo nakaka-hit ng metrics, tapos pare-pares kayo mediocre. Tapos merong isa sa inyo mas magaling makasama kaysa ron sa iba. Palagay mo, sino mapopromote? Ilagay mo yung sarili mo dun sa posisyon nung magpopromote. Ilagay mo yung sarili mo sa posisyon ng magpo-promote. Ito, ito hindi mo gugustuhin. Tiyan mo, lagi kasing dalawang panig yan eh. Laging merong sip-sip, tapos laging merong bitter doon sa sip-sip. Pansinin ninyo, sa lipunan, laging ano po-promote yung sip-sip. Pansinin ninyo, yung mga bitter doon sa mga sip-sip, sila yung nalalaglan. Kung hindi man resign, ang nagiging ending nila, tanggal. Kasi sa akin, sa palagi ko, sa tingin ko, yung sinasabing sip-sip kasi, mayroon kasing mga taong na magaling mag-fabricate ng story para siya yung bida. Siya yung bumango dun sa boss. At meron naman achievement ng iba, accomplishment ng ibang co-employee, ina as if o inaangkin na sa kanya para siya yung bumida at sa kanya mapunta yung credit. Pero pag nagkaroon na ng anomalya, something wrong dun sa outcome, number one yan na maghuhugas kamay at sasabihin na hindi ako kasalit yan. Number one yan na magtuturo kung sino may kasalanan. Yan ang masasabi kong kupal na sip-sip. Pero yung ma-PR ka, magaling ka sa trabaho, marunong ka makisama sa katrabaho, lalo na sa boss, at marunong ka at may strategy ka kung paano mo i-promote ang iyong sarili, paano mo i-market ang iyong sarili. Kasi parang gaya nga nasabi mo kanina, sir, na dapat performer ka rin, namimik mo rin yung metrics. Importante yun, talaga agree ako 100%. Pero yung pagiging sip-sip na kumbaga nakikisama ka sa marami, nakikisama ka sa boss, it is a good way ng kasipsipan. So, Chichester, ito ang hamon ko sa'yo. Ito ang challenge ko sa'yo, sir. Patunayan mo yung point mo at patunayan ko yung point ko. Papatunayan mo sa sarili mo na mas magandang lalaki ka kaysa sa akin at patunayan ko naman na mas magandang lalaki ako kaysa sa'yo. Sir, saludo ako sa'yo. Yung way of thinking mo, yung knowledge mo, yung way of delivery sa iyong mga speech, sa iyong mga sinishare na idea, values, it takes a human principle to understand or to affirm a single human point of view. So there is no sense para pagdebatihan ng isang bagay na pareho tayong nag-agree. And which is, tama din naman yung sinasabi mo. I affirm and I agree.
At saka ayoko rin lumaban sa iyo pagdating sa debate ng pagalingan ng utak. Kasi ang lumalabas, para akong isang kalapati na lumaban dun sa mabangis na falcon, o mabangis na hila pagdating dyan sa karunungan, prinsipyo at paniniwala, paninindigan. Alright? So clarification lang, sir, hinahangaan kita. Saludo ako sa way of thinking mo, sa knowledge mo, at saka yung practicality ng iyong pag-iisip. Mabuhay po kayo at sana ay marami pa kayo ma-influensyahan, lalo ng mga kabataan natin Pilipino.